Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyong lahat. Lalo-lalo sa mga Kristiyano. Okay. Mahal na mahal ako ni Brad Pacheri. Dalawa lang naman sa akin, kung sino sa akin eh. Okay, dalawa lang naman ito. Magkalaman tayo sa kabilang buhay, Bashir. Ha? Ito, pauna ko lang sa'yo. Titay mo ba sa'yo, ang tunay na naman yun ay ipapahayag ko sa'yo. Okay. Ganito po ang aking presentation. Dapat malaman niya ang kahulugan ng reliyon. Kaya siguro, naunawaan ko naman si Bashir dahil kilala ko ito eh. Ngayon, ako ang magpapaliwanag Bashir sa'yo. Ano ang reliyon? Yan. Ang reliyon, ganito po. Ang ibig sabihin ng reliyon, sa Greek, gagamit na tayo ng ibang mga lingwahe, sa naunang lingwahe, tinatawag itong Christia. Christia. Ano po sa Christia sa English? Worshipper. O tinatawag na sa Tagalog, mananamba. Yan. Sa Tagalog. Sa Latin naman, religare. Ibig sabihin, pagbalik-loob. Katulad yun na, nasa Quran yan eh, yung pagbalik-loob. Mag-Quran na tayo, brother. Yan. Dapat alam mo eh. Ito, kukuraan tayo ha. Basahin natin sa surah. Dito po sa Quran, madabasa po natin yung pagbalik-loob. Ang reliyon, pagbalik-loob. Religare. Huh? Ito po, basahin natin sa Quran. Dito po sa kanilang surah, ito po, ito aking kapatid kasi Kristiyano Pior to eh. Kasi kanilang Islam tayo, alam mo Quran. Ha? Ito, ganito yun. Kung sa kasikali, ano man eh. Kung sa kasikali, totoo ako naman sila ganito. Ha? Sa Quran, dito po, sa Surah 3, ganito po pagbabasa natin yan, no? Surah 3, verse, okay, verse 89, basa. Yan. Ha? Turuan kita mag-Quran. Ganito po ang salita na sinasabi tungkol sa reliyon. Ano ang definisyon ng reliyon? Tandaan mo ba siya, patututa? Basa. Okay, 89. Ito po ang sabi. Maliban sa mga nagsisisi, nagbalik loob kay Allah, matapos yaon at gumagawa ng mga kaputihan. Katotohanan, si Allah ay laging nang ay nagsasabi. Ito ay mula kay Allah, subalit ito ay hindi mula kay Allah. At sila ay nagsasabi ng kasinungalingan laban kay Allah at ito ay kanilang nababatid. Ang sabi pala ng reliyon, Bashir, pagbalik loob sa Diyos. Yun ang reliyon. Kaya pag sabing total submission of God, nagbabalik. Kasi ang tanong ko sana sa kanya, ganito eh, Muslim, Islam, iba paano kung masama? Yung pala sa Diyos, mamaya babalikan kita dyan. Marami tayong talungan, Bashir. Ha? Ngayon, ako, bilang Kristiyano, sigurista ako eh. Kaluluwa ang dala-dala ko eh. Ha? Kaluluwa, hindi po ito biro-biro. Pagbalik ng definition mo sa paniniwala mo, sablay ka dyan. Kaya ang sabi ng Quran, pagbalik loob sa Diyos, sino ba ang magbalik loob sa Diyos? Walang iba kundi yung mga makasalanan. Basa, Biblia tayo. Ha? Sa Biblia, ganito po ang sabi. Sabi po ng Matthew, 18:3. Kapatid, ito, di tayo natuturoan dyan, kabisado mo na yan. Ito po ang sabi, sa Mateo 18:3. At sinabi, tandaan ninyo ito kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mapipilan sa mga pinaghahalian ng Diyos. Amen, napakaliwanag ng pala eh. Ha? Pag hindi kayo tumulad sa bata, ibig sabihin, pinag-amayag-alayag-alayag-alayag-alayag yung nagbalik loob na tumulad sa bata. Bakit ginamit yung bata, Bashir? Bakit ginamit dito ng Panginoon Yesu Kristo? Sabat ang bata, ito ay musmus pa at wala pang muwaw sa masama. Basa. Abisado mo sa Hebreo 5:16. Yan. Mag-bibusali tayo ngayon. Ituruan kita, Bashir. Ganito. Bata kasi ang kailangan natin dito. Ibig sabihin, musmus pa sa kasalanan. Hebreo 5:16. Sige. Hebreo 5:16. Ito. Okay. Sige.
Wala pa alam yung bata sa katwiran. Wala pang mong sa kasalanan. Kaya pag ang bata, tumulad tayo, tayo po ay katanggapin ni Allah. Bata, ibig sabihin, walang buwang sa kasalanan. Kaya hindi po dito pinag-usapan yung maramihan. Oh, hindi po maramihan sa tao dito, kundi yung nakasunod sa kalooban ng Diyos, totally surrender to the Lord God. Ngayon, ano ang sabi ni Jesus Cristo sa definition ng ating samahan? Sabi niya, hindi daw inalikin yung person eh. Hindi daw inalikin yung born again eh. Patinggan natin si Jesus Christ, yung tinawag yung propeta. John 3:3, basa. Ano ang sabi tungkol sa born again? Sino may abis yan? Oh. 1:3:3. Sumagot si Jesus. Sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Amen! Napakaliwanag naman eh. Pag hindi kayong magbagong buhay, except among people again. Kaya sabi niya, wala namang samahan mo, hindi sinabi. Propeta Jesus ang nagsabi yan. Sinabi mo kayong propeta Jesus, sundin mo yan. Dapat pag muna again ka. Hindi sinabi ni Jesus, mag-Islam ka. Ang sabi niya, except among people again. Sabi niya, ikaw talaga ba sa loo? Panabasa ko yung propeta mo dumating eh. Eh kung nauna yan, dinauna ang bunagi sa'yo. Nauna ako! Tapos sabi niya sa akin, yung sa mga persona, wala sa Biblia. Nagkakamali ka naman. Sa Quran na, andyan na eh. Babasa tayo sa Quran. Kristiano. Eh, ikaw talaga ba sir? Wala ka sa information eh. Ito. Sa Quran, andyan na ba yung Kristiano? Andyan na. Babasa tayo kapatid. Magkukuraan na naman tayo. Ayan. Sabi ito sa Quran. Tungkol sa Kristiyano. Okay. Sabi rito, di ba sir, yung Kristiyano daw, wala sa Biblia. O unahin mo muna Biblia, bago Quran. Dito po sa atrap ng Biblia, sa Gawa 11:26, brother. Pakibasa. Yan. Ito po ang sabi, 11:26 ng aklat ng mga gawa. At ng kanyang mapagtakpuan ay isinama niya sa Antioquia isang taong singkat. Silang nananatili roong kasama ng iglesia. At nagturo sa maraming tao at doon sa Antioquia upang unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Amen! Andun pa rin eh! Andun yung Kristiyano eh! Unang tinawag eh! Kaninong panibers? Kay Kristo! Kung sa Quran ba, sahaba, mga apostol ni Kristo. Ngayon, sa Biblia yun, kaya nagatag. Eh, huli lang yung huli na Islam mo. Sabi na, 15,000 years. Sa akin pa sir, ibang klase ko eh. Nagatag ko, sino nagatag? Si Kristo. Kaya lang, pastor. Definition nito, 33 AD. Ha? Panahon ni Kristo, 33 AD. Tanong, sa Quran ba, may Kristiyano na? Mayroon, basa, Quran tayo. Sa surat to Al-Baqarah 286 at Tasalo kapatid. Ito, sa surat to Al-Baqarah. Yan, 286. Oh, may Kristiyano na sa Quran? Mabuti ba ang Kristiyano na sa Quran? Ang Islam, wala sa Biblia. Oh, yan ang ang basir. Kulang informasyon mo, yan ako dalawa. May Kristiyano sa Biblia, may Kristiyano sa Quran. Kulang ang ebidensya mo. Dagdagan mo yan. Oh, 286 brother, surah. Dagdagan mo ba sir? Oh, dito tayo, 26 ng Surah 2, Al-Baqarah. Ayan, ha? Matuto ka ba sir sa akin ngayon? Ito, 26. Ah, ito po, brother. Sa, oh, sa surah. Basahin na pala, ha? Kaya na ito, ha? 58. Okay, basa, kapatid. Ayan, basahin na pala, ha? Hanapin natin sa surah. Surah 2, Al-Baqarah, 128. Ito, ito, ito. Sige. Kalau ba diba? Nahihirapan ka sa Quran? Hindi tayo mag-Muslim ito kasi nahihirapan din sa kanila sa Quran. Ito, 26 ng Al-Baqarah. Magpapuntos, kaliwag sila eh. Hindi pa kanan eh. Yan. 26. Ito nga, tatunta sila doon. Yan. 26. Basta, kailangan mo ba ng tuno? Ito yun, tuturuan ko lang. Tuturuan ko lang ito kasi. Oh, bago mag-Islam ito, tuturuan ko muna. Ito basa. Yan. Oh. Ito po ang sabi. Sige. Walang sino mang kaluluwa ang binigyan ni Allah ng pasanin na hindi niya kayang dalhin.
Ito ay magtatamasa ng bawat kabutihan na kanyang nagawa at magturusa rin naman sa bawat masama na kanyang nagawa. Magsipanalangin o aming Panginoon, kami ay huwag ninyong parusahan kung kami ay nakalimot o nasadda sa kamalian. Aming Panginoon, huwag ninyong ipapasan sa amin ang pabigat na iyong iniatang sa mga nanauna sa amin. Sino yun? Mga Hudyo at Kristiyano. Mabuti ba Kristiyano? Nasa Quran eh! Ha? Bakit naman sa Biblia na wala Islam? Dapat inunurin Kristo yan eh! Ha? Muhammad ang kanyang dala Islam? Wala eh! Mabuti ba kami? Hudyo at Kristiyano. Kaya Kristiyano talaga ako eh! Nabasa ko sa Quran eh! Ito kasi marami ang matutunan sa akin. Ito, babalikan natin. Ngayon, ang Pittsburgh, na sinasabi ng Pittsburgh, dugas siya, sabi niya, nagtayo-tayo ako ng sarili, mali na naman. Bago naging Pittsburgh, panahon ni Moses, wala pa si Muhammad, may Pittsburgh na. Paano ako magtayo? Basa, Exodo. Oh, Exodo 13:1-3. Yan. Panahon ng lulog, di ba? Wala pa si Pastor, wala pa si Muhammad. May Pittsburgh na. Yan ang ibinukod ng Diyos. Ito po ang sabi, Exodo 3:1-2. Sinabi ni Yahweh kay Moises, itatalaga ninyo sa akin ang mga panganay, sapagkat akin ang lahat ng panganay na lalaki sa Israel, maging tao o hayop. Yun. Pagkabadal mo sa akin ang mga panganay, kaya na, sa umpisa pa lang, pinabalan na ang Pittsburgh. Ha? Pinabanal na yan ba? Sir, ibinukod na ng Diyos. Yan ang bayan ng Diyos. O ngayon, anong mangyay sa Kristiyano? Panahon, may Pittsburgh ba? Ay si Kristo naman nagtatag din. Panahon ni Moses yun eh. Siyempre kay Kristo naman, nagtayo ba si Kristo? Nagtayo, hindi si Pastor, nagtayo si Kristo. Basa, Matthew 16:18. Ito po ang nakasulat. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia at hindi makapananalig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Kita mo na, nagtayo din si Kristo eh. Ano itinayo niya? Iglesia. Ano ba ang kahulugan ng iglesia? Baka mo ya, natanungin ba sa yung building sa basurko eh. Ano ba yung iglesia na itinayo ni Kristo? Ito po yung nangahulugan kung sa Greek na salita, ito po yung tinatawag na iglesia. Eklisya. Ito po ay grupo ng mga mananampalataya o mga tinawag ng Diyos. Ha? Eklisya. Tao po yan ba, sir? Kasama po kami dyan. Kasi tao kami, hindi man kami bato. Okay? Ano yung eklisya? Tao yun. Saan nagmula? Nagmula sa Antioquia. Tinawag ang mga apostol. Ngayon, sino nagtayo? Ako ba nagtayo? Basa. Epeso 2:20-21. Brother, umpisa mo sa disinyo para makuha ang definisyon. Oo, kontekso. 2:19 na aklat ng Epeso. Sa makatwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hiniran ng Diyos at kabilang sa kanyang sangbayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din dito, sa inyong pakikipag-isa sa kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Yun! Maliwanag po na alag tayo po si Kristo sa pamamagitan ng mga apostol. Ngayon, bakit po nakarating dito sa Pilipinas itong pananampalataya? Nabantog! Ano yung nabantog? Pananampalataya ng Kristiyano. Mga naniniwala kay Kristo. Roma 1:8. Kaya pati sa Basiko, may Kristiyano. Bakit po? Kami paliwis ni Jesus Christ. Roma 1:8, brother. Ito po ang nakasulat. Lubos akong nagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo dahil sa inyong lahat. Sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang balita sa buong daigdig. Buong daigdig na! Ha? Basta buong daigdig na!
kang Muslim. Kitang? Kaya kulang ka. Ang Kristiyano ang buong mundo. May Kristiyano, eh, mumalong ng bundok yan. Kristiyano yan, pero walang Muslim doon. Kaya hindi lahat na atupad ng Muslim ang buong dekdek. Kristiyano ang lumanganap sa buong mundo. Ha? 10 minutes, malawak ka ba, sir? May matutunan ka pa, ito. Ngayon, babalikan natin ang talata. Anong sabi? Lumaganap sa buong dekdek. Pastor, pangdaidig lang yung iyo. Pati langit pa, sir, yung person na kasulat. Sumama ka na. Langit na tayo, brother, mag-usap. Kung nasa lupa, lupa yun, dekdek eh. Sa langit na tayo, may person ka sa langit? Mag-usapin ba, sir? Ako pa rin tayo sa langit. Ha? Ito kung sabihin, nagtayo pa rin sa pastor sa langit na iglesia. May iglesia sa langit, person din. Kung ano na sa lupa, ganun din sa langit. Basa, Hebreo 12:23. Ito po ang nakasulat. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ipinibilang na pananay na nakatala sa langit. Saan katala? Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritong taong banal na nakon sa dakong nilaan sa kanila ng Diyos. Mayroon ang pinasubun pala sa Diyos. Mayroon ang nauna sa akin ba siya susunod na ako dun eh. Ha? Tamalas kung di ka makasama sa atin. Pero pag Christian ka, mauna ka, alalayan kita. Ha? May Muslim sa langit, pero walang Islam sa langit. Walang Muslim sa langit. Ngayon, basahan mo ako sa Biblia. Ha? Na may Muslim sa langit. Mamaya, basahan mo ako. Pero sa person, mayroon eh, nabasa ko eh. Ha? Iglesia ng panganay na nakatala sa langit. Kaya sigurado na ako na mayroong person sa langit. Kaya dito ka lang sa lupa, umanib na ako. Eh, may pagkakataon ko ba, sir? Mayroon pa. Huwag kang mag-inayal. Okay. Ngayon, babalik tayo doon sa definisyon ng reunion. Itong kanyang sinabi kanina sa reunion, ha, tatanggapin si Allah na isang Diyos at tinatawag ito si Muhammad Propeta para ito ay maging Muslim. Ngayon, sir, babasahan mo ako mamaya pagtindig mo. Basahan mo ako sa Quran na si Abraham ay Muslim. Yan, ha? Assignment mo yan, ha? Mamaya sa Quran. Basahan mo ako ng talata sa Quran na si Abraham ay Muslim. Yan lang naman assignment mo eh. Ngayon, ang sabi niya kanina, ha, tungkol po sa first world, nagdura siya bakit nakatayo dito sa basito, first world. May hula kasi basir eh. May hula sa kulay na yan dyan. May hula yan eh, ha? May talong talaga dyan. Basa, Propeta Isaias tayo. Sa Isaias 24:15, basahin natin sa Biblia. Oh, Isaias 24:15. Okay. Ito po ang sabi. Isaias 24:15. Tatakilain din siya sa silanganan. Pupurihin sa baybay dagat ang kanyang pangalan. Ang pangalan ng Diyos ng Israel. Ano sabi? Pupurihin sa mga baybay dagat. Ang basay ko ba, sir? Ito yung isla. Laki. Dati, ha? Dagat ito, baybayin dagat. Sa history ng Basito, bago ni kayo ng personal yan, ito po yung dagat. Nakinapakan natin dagat ito. Kaya yung hula, natupad lang. Hindi ako lang tayo. Natupad lang yung hula, ba, sir? O, ikaw naman, yung itinayin mo saan? May hula ba yan? Na magtayo ka ng samahan? Eh, magbabasahan tayo dito. Ako, mayroon eh. Hula, sa baybayin dagat. Eh, ito ang sabi ka ng dagat. Kasama yan sa baybayin dagat. O, ha? Ngayon, luwalhatiin daw ang Panginoon. Kaya kami ba, nagtutuloy kami sa Diyos. O, question na sa akin ngayon bilang isang manangaral. O, sabi mo, nagtayo ako. Hindi ako nagtayo. Yan ay hula yan. Ngayon, rebellion. Ano ba rebellion? Kailangan born again, Christian. O, kung pipi yan eh, born again, Christian. O, tanongin ko mamaya kung andyan yan. Babasahin ko sa'yo andyan. O, ating premise yan. Kasi kung sabi lang, may mababasa ba? Born again, Christian, babasahan kita. Mayroon. May rebellion ba? Mayroon. Basa tayo. Dalisay na rebellion. Yan. Santiago, brother. Sa Santiago 1:26, ganito po ang rebellion. Ito po. 5 minutes. Sige, last one. Santiago 1:26-27. Oh. Kung inaakala ninyo man na siya'y talagang reliyoso, ngunit hindi naman marunong magpigil ng dila, tinadaya lamang niya ang kanyang sarili at walang kabuluhan ang kanyang pagiging reliyoso.
27. Ganito ang pagkareliyoso na minamarapan at pinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balor sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutan. Yan po ang definisyon ng rehelyon. O kaya nagulat si Basir sa aking bihis. Sa ulit na titignan mo, ibang bihis ko, ngayon bago ang bihis. Kasi harap ko kayo eh. Baka sabihin mo naman si Pastor, ganun pa rin pala. Iba na, Basir. Bago na nga eh. Bagong bihis eh. Oh? Ibinihis na nga si Kristo eh. Pati ka lang mo, bihis na. Bakit po? Nakay Kristo kami. Yan ang natuntunin. Ang nakay Kristo ay isang bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao. Bago na. Kaya, bago pumasok ang born again, yakin mo lang na kaya mo yan. Magbago ka. Kasi yan ang aming doktrina eh. Magbagong buhay eh. Ngayon, babalik tayo doon sa tinatawag ni Santiago. Sa Santiago 2:22-24. Yan. Alright. Santiago 2:22-24, brother. Ito po ang sabi. Dahil makikita mong magkakalakit ang kanyang pananampalataya at magawa. At naging galak ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang magawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito siya'y ipinilang na matuwid, ang tawag sa kanya ng Diyos ay kaibigan ko si Abraham. Ayun pala, tawag pala ng Diyos si Abraham pala. Tawag matuwid. Ibig sabihin pala si Abraham pala. Born again, tawag matuwid. Nanampalataya. Kaya sabi nito, siya ay tawag matuwid, ipinilang ng Diyos na kaibigan. Yun po ang kay Abraham, ang ama natin sa pananampalataya. Okay. Tapos na ba? Okay. Ilang minuto pa? Oo. Ngayon, dalago tayo sa pagsamba. Yan. Kasi, lahat ng ating babaybayin yan eh. Paano ba kami sasamba sa Diyos? Yan. Ano ba ang turo ni Jesus? Okay na ba? Okay na. Sige. Okay. Ano ba rin? Okay. So, tapos na yung unang pinindigan. Magtatanong naman yan ang ating kapatid na si Bashir na ang limang katanungan tungkol sa ikilangayad ng ating pastor na si Reverend Balaga. Okay. Salamat. Limang tanong ano? Lima. Okay. Salamat. Unang tanong, nangunumpaksa natin tunay na reliyon. Tama? Opo. Diyan natin may kita ang tunay na reliyon. Ito ngayon ang tanong ko. May mababasa ba sa Biblia na ang Kristiyano o person ang tunay na reliyon? Yun pa ang tanong natin. Okay. May mababasa po ba o wala? Binigyan ko na ang sagot, ang definition. Dalisay na rehelyon. Kaya ang born again, first born, yun po yung rehelyon na dalisay. Mayroon, dalisay. Tunay, dalisay. Hindi po definition ang hinihiling natin. Yung ba mababasa na tunay na rehelyon sapagkat ito ang paksa. Tunay na rehelyon. Kristyanismo o first born. May mababasa po ba tayo? Sinagot ko na. Sinagot ko na. Ang sabi ko, sinagot ko na. Kristyanismo. Kristyan. Okay. Ito. Ano may maliwanag na tanong? Sige, basa. Okay, itong sagot. Itong sagot ay, tayo muna. Ang definition binasa ko, ha? Natunay na rin yun, dalisay yun eh. Pag sabi ko dalisay, ito nga yun. May nabasa bang dalisay? Meron. Binasa ko na, sa Santiago eh. Dalisay na rin yun. Ano yung dalisay? Kristyan. Binasa ko rin. Kristyan. Meron. Rehelyon, Kristyan. Nasa yung tunay? Dalisay. Ay, oo nga, hindi ko tayo sulay ha. Ay, ba tayo ba sa'yo?
Sa Biblia, walang nakakaalam sa relihiyon ng
Bashir? Eh, paano kung meron natin ang mga kumayag ka na ilang reliyon na tunay? Kailangan natin pag-uusapan. Eh, wala naman palang nakalagay sa Biblia na nakakakilala sa Diyos. Paano ka titin din ito? Roma, Nipikatur. Yan.
Sila ay mga Israelita at itinuring ng Diyos ng mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na pagkakilalang siya ay kasama nila. Sa kanilang nakipagtipan ang Diyos, sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Pagsamba! Kaya Israel na si Moses, hindi po inusin mo na Israel! Yan po yung punto doon! Hindi po sin siya! Sa kanya ibinigay ang pangako at pagsamba! Oo, oh, yun! Ang sagot! Nasaan yung Kristiyano? Israel na! Ha? Israel na sa hindi sa Muslim! Israel na! Ay, kung gano'n ba yung tanong ko? Ang tanong ko, Kristiyano hindi Israel na? Yung Israel na, peaceful yun! Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao. Diyos na kataas-taasan na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Sa lahi pa ni Abraham, doon nagmula ang Kristo. Kaya kinikilala niya ngayon si Kristo. Kaya si Abraham, siya libre doon sa patriarka. Abraham, Isaac at Jacob. Kaya si Abraham, nasa libre ang Kristiyano. Doon sumilang si Kristo. Ikaw talaga, Basero. Di mo, buwan ka eh. Buwan ka eh, bukasyon eh. Okay, ganito. Tapos na. Wala pang nababasa na si Abraham ay Kristiyano. Ayun, nagsula nga doon eh. Ang group of Kristiyano, Kristo, followers of Jesus Christ, Kristiyano. Kaya, ang ano kang Kristo. Ikaw talaga, Abraham ang tinatanong kaya sa Kristo. At nagmula ba kay Abraham si Kristo? Kaya disindan yan, lahi yan. Kaya yun sa pagkumuti ito, si Abraham muna kay muna si Kristo ni Abraham. Na, kapatid, nasa sayo ko, tatanggapin mo o i-reject mo. Okay, mga tao. Okay, nasa sayo, yun ang sayo. Okay na, pagkumuti na ang tayo pang masyari si Baladan. Okay na. Tapos na, kapatid. Sagot mo na lahat. Yung peto, Italia, sagot ko lahat. So, nasa tayo sa ikalawang tindigan. Meron tayong dalawang minuto bawat isa na kami na 25 minutes. So ngayon, 20 minutes na lang bawat isa. At meron din bilang atalungan. So mag-uumpisa ngayon si kapatid na Bashir. Okay. Start na po? 20 minutes na po at 20 minutes. Okay. Ready na kapatid na Bashir? Bashir. Nakaon. Ayun, start na ka kami. Okay na, start? Okay na. Okay, go. Bismillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yun po, alhamdulillah. Medyo, sa tuwing mga debate ng Muslim, talagang masaya talaga pag nagtatanong ng mga Muslim. So lahat ng mga ipinagtatanong natin, medyo lihis dun sa mga katanungan natin. Lalo nga na yung huli, na si Abraham ay isang Kristiyano daw. Pinapabasa natin, walang mababasa sa Biblia. Walang mababasa
Kristiyano. Samantala sa Quran, binasa natin, pagin sa original pa, na sinabi ng Allah, si Abraham ay isang Muslim. Kaya ito po, yung matibay na batayan ng Islam, ng mga Muslim, na kung saan ito ang tunay na religion. Dahil walang ibang pananampalataya na tatanggapin maliban sa pananampalataya sa pagsunod sa amang Abraham, na kung saan siya yung halik, siya po yung ama ng mga mananampalataya, hindi po siya natambal kailanman sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito po yung tatanggapin lamang na religion ni Abraham, na kung saan ito rin yung religion ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ito po yung Islam na kung saan sinabi kanina ng Allah dito sa Quran na binasa natin, na walang ibang tatanggapin na religion maliban sa Islam. Kapagkat napakalinaw, walang tatanggapin na religion. Yun ang sinabi ng Allah, kung may ustad higera ng Islam na dinan, talay muhtar din yung mga pinag-pinatin ng kasuri. Sabi ng Allah, sino man ang maghangad na ibang religion maliban sa Islam, may mga hindi na tatanggapin. Ha? Walang pagtanggap sa likod ng pagtatanggap pagdating po sa itong religion. Walang pagtanggap si Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pangalawang tinanong natin sa kanya, nagumilihan ba? Makikita ba? Makikilala? Meron ba nakakakilala sa religion ayon sa Biblia? Sabi na meron daw. Nung pinapabasa natin, wala namang babasa. Dahil wala namang talaga nakalagay sa Biblia na may nakakaalam sa religion ng Diyos, kasi ang Biblia mismo nagsasabi ayon sa Hari 17:26. Ano sabi? Walang nakakakilala sa religion ng Diyos ayon sa Biblia. Pero sa Quran, alam kung ano ang religion. Pero sa Biblia, nakakalang patisipin na yung tunay na religion na pinirmahan na ito ang ating patutunayan ay wala namang palang batayan sa Biblia sapagkat walang nakalagay ayon sa Biblia. Walang religion. Walang nakakakilala sa religion. Bakit? Dahil kung may nakakakilala sa religion ng Diyos ayon sa Biblia, eh bakit ang dami-dami ng religion na lumabas ayon sa Biblia? Isa to, si Pastor Baladar, nagtatag ng first call. May mga nagtatag, dating daan, Iglesia ni Cristo, ha? Jehovah, Baptist, lahat yan. Hindi sila magkaisa. Kasi bakit naghahanap sila ng tunay na religion dito sa Biblia? Eh walang nakalagay sa Biblia na tunay na religion. Kaya tatag sila ng tatag. Ha? Kaya ngayon, ang dami ng tempo na mga religion na ginipala na rito. Ha? Kalaban yung mga kapatid natin na kung saan naluwa ko rito. Ha? Kaluwa po yung nakasalalay rito. Kaligtasan sa kabilang buhay. Maluwa ka na rito sa mundo, huwag lang sa kabilang buhay. Ha? Kaya tinatanong natin siya. May mababasa ba na Kristyanismo yan ang tunay na ninyo? Wala rin sa mo. E ba paano napapatunayan yung tunay na ninyo? Yung paksa. E wala naman palang mababasa sa Biblia. Ha? E ba paano yan ngayon? Paano mo napapatunayan sa amin na yung Kristyanismo o yung personal na yan wala yung tunay na ninyo? Sa isang walang problema eh. Sinabi mismo ng Allah eh. Inna dina inda Allah in Islam. Katotohanan ang religion na tatanggapin ni Allah na wala kay Allah walang iba kong din Islam. Inamin natin eh. Ha? Ilang beses na banggit ang religion Islam dito sa banal na Quran. Kaya yung mga tanong natin sa kanya, wala siyang maibigay na tamang kasagutan doon sa ating mga katanungan. Napagkat walang mababasa lahat yun yung mga taong natin sa Biblia. Wala po. Kaya ito po yung aming napahinaya sa inyo mga kababayan namin mga Kristiyano. Na kung saan dito nyo makikilala yung totoong reunion. Bago pa dumating ang mga Kastila dito sa Pilipinas, mga Muslim na yung mga naon ito, dito sa laman na to, sa Tondo. Si Rana Sulaiman, nagtrahan ng Pandula, sila yung mga namumuno rito. Bago pa dumating ang pangalan ng Biblia, mga Muslim,
Opo. Eh, ito mo yung dapat balikan natin yung lahing yun. Nagdala-dala ng mga libro natin dito sa Pilipinas. Ha? 11th century, 10th century, nandito dito na yung mga Muslim. Dumating dito 15th century, yung mga Katoliko, mga Kristiyano. Dala-dala ang Biblia at Espada. Samantalang nandito dito na yung mga libro natin. Mga Muslim, sumasamba sa nag-iisang Diyos. May tunay na rin yung tanong. Kaya ito po, na pinitindigan namin mga Muslim, wala pong ibang pananampalataya pagsamba sa nag-iisang Diyos na tatanggapin niya lang maliban lamang sa Islam. Opo. Kaya, yun po yung pinatutunayan namin na yung reliyong Islam ay hindi lamang kailan ipinatag. Hindi lamang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay naitatag, simula na, wala pang mundo, 50,000 years bago likay ng mundo. Bakit? Dahil mga tanong na si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya maglalagay ng reliyong kailan lang at sasabihin mo yan ang makapagliligtas sa araw ng paglulukom. Paano yung mga laon ng tao? Si Adan at Eva, ano ba reliyong nila? Walang nakakaalam, maliban sa Islam, sila po yung mga Muslim ang reliyon nila, Islam. Dahil lahat po ng milika ng Allah sumasamba, sumusunod-sumusunod po matalima, sila po ay matatawag na Muslim. Opo. Dahil ang Islam, hindi po ito pinura sa pangalan lamang ng bagay, lugar, tao, o tribo. Ito ay galing mismo sa pangalan ng Allah, yung salam. Ha? Ito ay nagmula sa ugat na salam. Salam. Na ibig sabihin ay kapayapaan, pagsunod, pagsungo, pagkalima, pagsamba sa nag-iisang Diyos. Kaya, yung mga Muslim, ang Islam, pag sinabi ng Islam, hindi po yan tinatag ng kung sino-sino. At hindi dinala sa lugar, pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng tribo. Hindi po. Kaya nakakalungkot naman po, lahat ng mga pinagpatag ng mga kababayan natin ay nagmula sa pangalan ng tao. Pangalan nino, yung Kristyanismo, pangalan ni Jesus Christ. Kaya nga yung Kristyanismo, kinuha sa pangalan ng tao. Hindi tinatag ng Diyos. Samantalang ang Islam, sinabi ng mga ay nag-bilang ng mga Islam. Patutuanan ng reliyon, na galing kailan na lang ayaw na walang iba kung di Islam. Ha? E bakit naman ito? Kinuha sa pangalan ni Jesus Christ. Ha? Matagal na. 43 AD, sabi ng kanilang scholar, na nagsasabi na itatag lamang itong Kristyanismo, walang kaalam-alam si Jesus Christ. Walang alam. Yung binasa niya kanina, nagawa, 11:26, doon pinasimulan, tawagin sa Antioquia. Nagtataka naman tayo bakit sa Antioquia, saan ba isinugo sa Jesus? Hindi ba isinugo siya sa bayan lamang ng Israel? Dapat doon siya tawagin Kristyanismo, Kristiyano. Eh saan tinawag? Unang tinawag sa Antioquia, sa Syria. Ha? 43 AD, saka ito lumabas ng Kristyanismo. Ang nakakalungkot pa rito, nakakababayan namin, hindi ang Diyos ang nagsabi at lalong hindi si Kristo. Sino ang nagsabi? Yung mga kahangay ng mga tagasunod ng mga apostol. Kung mga wala. Ha? Mga Pagano! Mga Pagano ang nagbigay ng pangalan Kristyanismo. Kaya nakakalungkot po isipin ng mga kababayan namin. Yan po ay sabi mismo. Nakalagay po yan. Meron po tayong libro rito na itinatag yan yung Kristyanismo. Ito po ang nakalagay dito. Ha? Sa nalagpan ng sabi po rin na aklat ng Smith Bible ang dictionary ni William Smith sa pahina 116 ay ganito ang sabi, ang mga disipulo niyo ay unang tinalag ng mga Kristiyano sa Antioquia. Sa dato ng Orientes, pinataya ng 43 AD, ang pangalang Kristiyano ay ginamit bilang panlalait. Panlalait lang pala eh.
nagsasabi. Scholar nila! Ha? Kaya tatanong ko! Kaya nga, mismo! Ang Islam ay hindi tinura sa lugar o bagay, ay bawal yung lugar. Tinatawag yung mga Hinduism. Yung Hinduism, yung Hinduism na yan, tinura yan sa Indus Valley sa Hindu. Yung Gautama Buddha, ang galing yan sa mga Budismo, sa Buddha. Doon nagsimula yung galing na yun. Lahat ng mga itinatag na rin yung maliban sa Islam ay nagmula sa mga pangalan. Pangalan ng tao, pangalan ng tribo, si Buddha. Ha? Pangalan ng mga tao, lugar, bagay. Yan lang ang mga. Maliban sa Islam, wala nang ibang religion na kung saan ito ay inantin ng dakilang Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. Kaya ito po yung pinagpatunayan namin. Walang tatanggapin religion maliban sa Islam. Sapagkat napakaliwanag, inantin niya. Inantin ang Allah. Yung ganyang religion. Ha? O, apat na batang niyan. Nag-iaral ng Allah subhanahu wa ta'ala sa religion Islam. Kinumpleto niya. Ginawa niyang ganap, ha? Nilugos niyang biyaya, pinili niyang Islam bilang ating reliyon. Reliyon sa sangkatauhan. Bali pinadala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa sangkatauhan. Habag, ha? Habag sa sangkatauhan. Ang Propeta Muhammad. Kaya nasabi doon sa Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ikaw, Muhammad, ay sa iyo namin para habag sa sangkatauhan. Kaya kasama po kayo doon. Kaya ito po ang Islam. Kinumpleto na. Ginawa niyang ganap. Ginubos niya ang ganaya. Pinili na ang Islam bilang ating reliyon. Pinantin na Allah. Sino na lang maghulag? Magtatag? O gumawa ng reliyon humanid? Maghanap? Ng ibang reliyon? Pwede ba na hindi niya tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Walang pagtanggap sa likod ng pagtatatag mo, pag-anod mo ng ibang reliyon o iba sa Islam, walang pagtanggap si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pagkagamot, meron pong reliyon si Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay nagsinabi ng Isa alayhi salam. Mababasa po natin yan sa Banal na Quran. Ipabasa po natin sa ustad natin. Sige po. Mababasa po natin yung sa Surah 19:30. Ito, mababasa po natin. Ito po yung reliyon ng mga propeta. Landas, tubig na landas ng mga propeta. Opo. Ipinag-utos po ng Isa alayhi salam, Jesus, ayon sa Quran. Opo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Qala inni 'abdullahi atani al-kitaba waj'alani nabiyya. Si Jesus ay nagpahayag katotohanan. Ako ay isang alipin ni Allah. Ako ay kanyang binigyan ng kasulatan at ako ay hinirang niya na isang propeta. Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim. Si Jesus ay nagsabi, at katotohanan si Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Kaya tanging sambahin siya lamang. Ito ang tuwid na landas ang reliyon ng Allah, ang Islam, ang kanyang ipinagtutos sa lahat ng kanyang mga propeta. Ito. Sino po, napakaliwanag po. Sa Jesus mismo nagsabi. Ano sabi niya? Basahin ko na sa Tagalog na lang. Sa Jesus ay nagsabi, katotohanan si Allah ang ating Panginoon. Ating inyong Panginoon. Kaya tanging sambahin siya. Ito ang matulog na landas, ang reliyon ni Allah. Ha? Ang Islam na kanyang ipinagutos sa lahat ng kanyang
Wala akbar. Kaya ito po, prelihiyon, ha? Landas ng mga propeta. Ha? Kaya nga kayo, tinatinanong natin si Abraham kung isang Muslim. Wala rin nabasa. Kaya ito napakaliwanag na relihiyon ng Allah. Ang Islam na ito ay pinag-resos niya sa lahat ng mga propeta. Sila po ay matatawag na Muslim.
dahil siya po ay sumasamba mismo sa nag-iisang Diyos kasi ano. Ah, siya ay sa cross din. Opo. Tagal ang tanong, paano naman maging Muslim? Kasi, ibig sabihin ng Muslim dito, ano ba ang natin? Ano ba ang maging Muslim? Paano? Opo. Ang isang tao ka malo. Malita! Paano na naging Muslim sa Propeta Muhammad? Paano maging Muslim ang isang tao? Malita! Okay, paano mag-Muslim? Malita, itas mo yung kamay mo! Itas mo, gano'n mo! Gano'n mo! Itas mo! Ha? Ang pagsunod! Ang pagsunod!